trabaho pero ang baba naman ng sweldo ng maraming nurse sa bansa. Kaya marami sa kanila mas pinipili ng mag-abroad. Ang problema, pilay ang ating healthcare system kung kailan pa naman may pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Higit 3 taon nang nagtatrabaho bilang nurse si JM sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Nang magsimula ang pandemya, umaabot raw ng 12 hours ang duty niya. 7 o higit pang COVID patient din ang kanyang inaalagaan dahil kulang na kulang sa staff ang kanilang ospital. During this pandemic, na-burnout na lahat. There will be some days or majority of the week na absent yung kasama mo, may sakit yung kasama mo, buong unit nyo naka-quarantine. So paano aandar ang hospital? Dahil sa pagod, mababang pasahod at kawalan ng sapat na benepisyo, nag-resign si JM noong nakaraang buwan. At sa susunod na linggo, palipad na siya ng United Kingdom para doon na magtrabaho. Malayo man, sulit naman ang pagod dahil malaki ang pasahod. It ranges from 1.7 to 1.8 million per year. So sino ba namang Pinoy ang hindi maiinganyo na magkaroon ka ng 1.8 million sa isang taon, 'di ba? So that's why ayun nga, nagiging cycle siya. So actually it's a Pinoy culture na din. So nursing industry is a cycle as well. Nawawala, dadami, nawawala, dadami. So hindi siya bago. Kaya pangamba ngayon ng Private Hospitals Association of the Philippines, baka mas mapilay ang healthcare system sa patuloy na pag-alis ng ating mga health worker. Sa kanilang miyembro pa nga lang, 3,000 nurse na ang nag-resign sa loob lang ng 3 linggo. Lahat gusto nang mag-abroad. If magtuloy-tuloy yan, baka in the next 6 months na ganon, maubusan talaga tayo ng nurses. Ang mangyayari niyan, pag bumagsak or mawalan tayo ng mga nurses, talaga mapipilay ang mga hospitals instead of being able na mag-expand tayo ng ating mga services, palakihin natin ang hospitals, ang number of beds. Pag kulang ang nurses, wala tayong magagawa. Sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, mula Enero, nasa 230 nurse na ang umalis. Yung iba naman, nilipat na lang ng call center kasi mas malaki ang offer sa call center kaysa magtatrabaho dito sa ospital. At yung iba naman, dahil nahawa yung buong pamilya, pagbalik nila, nag-file na ng resignation dahil natatakot na rin yung buong pamilya na magbit-bit ka pa ng virus sa bahay mo. So, ganun kalala yung nagiging problema sa ngayon sa panahon ng pandemya. Iminungkahi na ng PHAPI na babaan ang deployment cap sa health workers. Lalo na raw ngayon, nagkakaunti na rin ang mga nurse na gumagraduate at pumapasa sa board exams. Dapat siguro bigyan ng counting subsidy ng government ang ating mga health facilities para naman matulungan sila na mabigyan ng more benefits ang ating mga nurses at nang hindi na umalis. Ano? And at the same time, siguro bigyan natin ng mas lower na cap ano yung paglabas nila kasi siyempre naman na we should wait na magkaroon tayo ng additional supply of new nurses or mga new graduates. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.